Hello po. Kamusta kayo? Magandang araw sa inyo, mga kapwa Filipino. Pag-usapan natin ngayon itong lockdown ng Quiapo Church. Totoo po na naka-lockdown sila kasi sabi nga ni Douglas Badong, yung parochial representative ng Quiapo Church, naka-lockdown sila mula pa noong June 19. It's a 2 weeks lockdown. So, matatapos ito July 4. Ngayon, ano po yung problema roon? And what makes it a big deal? Na-vlog ako kasi merong isang subscriber natin, isang kaibigan na nag-request na tingnan tong issue na to. Kasi nga, alam niyo yun, nagpipilit sila na payagan na not just the INC but all other maybe I think 98% ng mga religious organizations ay nagre-request na talaga sa gobyerno na payagan na ang pagsamba, and then they will exercise, they will comply with the social distancing regulations or protocol. Now the problem is this, they were in lockdown since June 19 until July 4, and just June 29, if I'm not mistaken. Okay, that was just a few hours ago, or when it was revealed. Now, bakit ito ngayon malaking problema? Remember, in the past few days, nagkakaroon sila ng mga misa dyan sa Quiapo Church na pinapayagan ng 10 mga tao, no, ng mga tagalabas, na makapasok at maka-join o maka-attend sa kanilang misa, online mass na ginagawa nila. And take note ha, take note of the date, June 19, tapos na-lockdown sila. So it means that prior to June 19, meron ng COVID. Kasi itong pare na ayaw naman pakuyin ito ng representative na si Douglas Badong ng Quiapo Church. So yung parang infected raw, nag-stay lang yan during the whole term of ECQ. Nag-stay sa loob ng Quiapo Church. And then, pinapayagan na ang pag-travel nung mag-GCQ tayo. So, bumiyahe. At ngayon ay may dalang lagim sa Cagayan de Oro. Ayun. So, dapat nga sinasabi talaga kung sino yun o anong pangalan ng pari na yan. Bakit naman pinagtatakpan ngayon? Diba? Para sana na-alarma ang mga tao and then aware sila. Not to harm him, but also, alam niyo, for security purposes. Imagine, pupuntahan niya isang parokya din doon, isang simbahan, or maybe kamag-anak niya. So, ngayon, pagdating niya doon, may dala siya palang isang bagahe ng COVID-19. So, pag doon, marami na naman ang mahahawa. Ngayon, ang nangyari tuloy rito, so lahat ng yung buong Quiapo Church ngayon, naka-lockdown sila until July 4. Walang makalabas. No, wala na rin makakapasok. Lalo't ito't nabulgar na. At mabuti na lang, itong mga naiwan ng pari na yun na nandyan sa loob ng simbahan, mabuti na lang, 50%. Kasi ginamit sa kanila, hindi swab test, kung hindi yung inaccurate na rapid testing. Alam naman natin pag rapid testing, hindi naman talaga yan nakikita ang virus. Pagkos, ang tinitest nito ng rapid testing ay yung immunity ng tao. Diba? So, makikita lang doon kung yung isang tao ay may mababa na yung kanyang immunity. So, alam na kung anong next nun. Positive na. So, tapos kapag mataas ang kanyang immunity level, ganyan, ito magdi-negative. So ngayon, ang tanong is, paano kung asymptomatic? And in this case, it looks like yung pare, asymptomatic siya. O, diba? So, I confirm na even the GMA7, GMA News, they confirm, sila yung naglabas ng balita na lockdown nga ang Quiapo Church. Yun ang problema ngayon.
no? Pilit ng pilit na pagbigyan ng mga pagsamba ay pagpatuloy, considering ito ugali ng mga Pilipino. Hanggat lulusot, lulusot. Hanggat mapagtatakpan, pagtatakpan. Okay, Tam. Naka-lockdown na, anong pecha lang na-disclose sa public. Diba? So, 10 days from June 19. So, it took 10 days. So, they got remaining 4 days to go. Diba? So, kumbaga, ang dami ng mga tao na punta ng punta, daan ng daan dun sa lugar na yan. Tapos, meron palang nakakahawang sakit doon. Alright, so, yun lang. So, mga kapwa Filipino na mga pumupunta ng Quiapo Church, please hold your horses. Ito, hindi naman hiningi ng Diyos na kayo ay magpunta dyan para siya ay kausapin. Bagus ang hiningi niya ay na tunay na pagsamba sa puso, sa salita. Diba? So, yung sinasabi ninyo, gusto niyong magsamba sa Diyos, pwede niyong gawin yan sa bahay ninyo. Basta taos sa inyong puso ang inyong pananalangin, ang pagdulog sa Diyos, diba? Na may paghingi ng pagpapatawad sa mga kasalanan, then pagpupuri sa pangalan ng Ama, Yahweh, so Jehovah, tapos maayos na presentasyon ng sarili sa harapan ng Diyos, hindi yung pagkagising hindi ka pa nakakamumog na banata, ay salamat sa o Diyos, salamat sa iyo sa panibagong umagang ito, hindi ka pa nakapagmumog o bunghalit ka na o ano pa yung suot mo nun. Tapos hanggang dun lang, hindi ho yun ang tinutukoy doon ng pagsamba. At huwag kayo, kung ganyan ang sistema niyo, baguhin niyo na. Huwag niyo yung pagpilitan. Naintindihan na o nabasa na lang Diyos ang laman ng isip niyo. Yan ay maliwanag na kaplastikan. Okay? So maraming salamat po uli sa inyo. At ipagdasal po natin na huwag makahawa itong pare. At siya po ay lubusan ng gumaling. At para makaligtas dito sa virus na to. O sa bakterya ng COVID. Okay.